Ano ba, may boyfriend? Meron po. 8 years na po kami. 8 years kayo ng boyfriend tama. Mo? Tama. Ano po, mga bata pa lang po kami. Siya yung kasama mo sa cute couples? Opo, siya po. Talaga? Opo. Siya din po yung tumulong sa akin sa pag-aaral ko ngayon. Wow. Kasi po ano, during those years po, nagtrabaho po ako ng call center. Tumigil po ako as a broadcasting student. Tapos, crucial moments po sa pamilya namin. Nagkasakit yung mama ko, yung dalawang lola ko, magkasunod na taon namatay. Tapos yung dalawang kapatid ko mag-e-enroll sa college. So ako, na-force ako na magtrabaho para tumulong sa pamilya ko. And then one time, nag-text po yung kapatid ko, mag-e-enroll na sila. Ako mapag-iiwanan, ganito na lang ako. Yung pa yung nasa isip ko. And then sabi ng boyfriend ko, maghahanap ako ng trabaho para sa'yo. Kasi po ano pa lang siya noon eh, 18 years old. Wow. So sabi ko, babe, kaya ko. Kung ako lang. Pero ayoko kasi nga, kailangan ko tumulong. Pero naghanap siya ng trabaho? Naghanap po siya. Anong? Natanggap po siya biglang bagger po sa isang ano. Bagger? Supermarket. Opo. Tapos, may nalagay ng mga groceries? Opo. 4,000 lang po yung sweldo niya noon every month. Someone. Pero yung ATM po niya binibigay niya sa akin. Sino kasama mo? Kasama ko po ngayon ang kauna-unahang guro ng aking buhay, ang nagturo na ang buhay ay hindi puro rainbow, cupcakes, and butterflies. Ang buhay ay meron ding rejections, Mama Fe! Hello, Kuya Will. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon. Kayo po ba isang guro? Opo, opo Kuya Will. Sabagay sa itsura niyo mga kayong guro. Hindi ba kayo na parang conservative? Yung talagang nagsisilbisyo sa ating ano, ano gusto niyo sabihin sa inyong cum laude-ing anak? Salamat at binigyan mo ako ng karangalan. Kahit ganyan yung nagawa mo sa amin, salamat at nakinig ka rin. At salamat at hindi mo minadali yung buhay ng pagiging dalaga dahil takot na takot ako nung nagkaroon siya ng boyfriend. Yan. Bakit to? Kasi ang boyfriend niya noon ay isang ano, siga. Ayun ang tawag doon. Pero dumating ang panahon, nagbago. Nagbago siya. Nung nagkakilala sila ni Ira. Wow. Yun. Ano pa ba gusto niyo sabihin sa anak niyo? Maraming maraming salamat. At hindi lang pag-graduate ang binigay mo sa akin. Dalawa po silang cum laude, Sir Will. Magkakaklase po silang lahat. Ha? Sa isang course. Ah, sa isang kurso? Opo. Ah, bakit magkakaklase? Kasi nga po si Ira, nagloko. Kaya ilang taon nagloko? Anong ibig sabihin niyang gloko? Yung ano siya, nag-i-enroll lang po kasi siya tapos hindi pumapasok. Pero cum laude pa ha? Opo. Ganun lang gawin niyo, hindi na pumasok. Kailangan maramdaman mo muna yung mga ganyan eh. Sakit at pain in life para magbago ka. Opo. Anyway, palapakan natin si Nanay Fe. Ano gusto mo sabihin sa nanay mo? Ma, ang gusto ko lang po sabihin sa iyo, unang-una po, maraming salamat po kasi binigyan niyo po ako ng magandang buhay. Alam ko po, napakahirap magpalaki ng walong anak. Ma, pasensya na sa lahat ng mga pagkakasala ko sa iyo, ma. Dumadaan din po tayo sa teenager life natin. Pinagsisihan ko po lahat ng yun, ma. Kaya ngayon po, pinagputihan ko po yung pag-aaral ko, hindi lang po dahil sa boyfriend ko, kundi dahil sa inyo, ng mga kapatid ko. Kasi gusto ko pong makabawi, ma. Gusto ko po mapatunayan na teacher po yung nanay ko at kaya po niya ako i-disiplina sa mga taong nagsasabi na yung nanay ko ay pabaya, hindi po siya naging pabaya. Ako po ang may problema. Ma, maraming maraming salamat sa pagmamahal mo at maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa mga pangarap ko, ma. Hindi ka po mawawala sa bawat bloke na bibuild ko po sa buhay ko. Kasama po kayo ng pamilya ko doon, ma. Ito naman, pakilala mo naman yung... Pinapakilala ko po sa buong mundo ang kauna-unahan at huli kong boyfriend, si Ador! What's up, Kuya Will? Kamusta? Nah. All right, we're okay, man. You, what's up, Mr. Gangster? I'm absolutely good. Yeah, really? What do you do now? No, I'm just sitting here. I know. I saw you there. Now you're standing. Come on. So, what do you do? Do you work? You study? No, I am unemployed right now. Why is it? Because I just gave up my work because that is just like... personal problem or issues really? About my company. Oh, yeah. Come on. Hey, Ador, absolutely. What is your personal problem, Ador? My personal problem is, I don't know. Oh. Ayaw na, Tagalog na lang tayo, I will. Alam mo, tutuloy-tuloy mo yan. Banihata ka naman, gangster na ko. Okay. So, walong taong kayo. Okay, I will.
Ikaw gangster dati, nagbago ka. Bakit ka nagbago? Kasi ayoko naman, Gwil, na bang nagde-date kami, may babanat sa akin bigla. Tapos sabay, yung girlfriend ko madadamay. Tsaka, pag dumating yung panahon na, limbawa, magkaanak na ako, ayoko namang manahin ng magiging anak ko yung magulong mundo. Nang ano, di ba? Ah, okay. Alam mo siya mo sabihin, sa bago, sa babae, nagpabago sa buhay mo. Mahal, maraming salamat kasi kahit pangit ng nakaraan ko, tinanggap mo ako ng buo, hindi mo ako pinag-isipan ng masama. Kasi malinis talaga yung kalooban mo dati. Nakita mo ba? Malinis talaga ako. Puso, okay. Sige, malinis yung puso. Ayan. Maraming salamat, babe. Kasi eto, nagbago na ako. Kahit gumastos tayo ng medyo may kalakihan sa tuition fee mo, nasuklian mo ng maayos yun, babe. Proud na proud ako sa'yo, ipagsisigawan kita sa buong mundo, hindi kita ipagpapalit. Mahal, maraming maraming salamat kasi lagi ka nandyan sa akin sa kahit na anong audition, sinasamahan mo ko. Tsaka mahal, thank you din kasi hindi biro yung apat na taon na pagpupursige mo para makatulong sa pag-aaral ko. Diba sabi ko sa'yo, mahal ko, bibigyan kita ng award. Ang sabi mo, okay lang, kahit may bagsak ka, kahit umulit ka, okay lang. Hindi kita susumbatan. Mahal, ngayon, sobrang saya ko kasi naging parte ka ng achievement ko. At gusto ko sabihin sa'yo na ikaw lang yung tanging mamahalin ko. At kung sakaling totoo man yung buhay pagkatapos ng kamatayan, ikaw pa rin yung hahanapin ko. Ikaw lang ang gusto kong mahalin. Salamat, Nora.